alias Low, isiniwalat ang kinaroroonan ng nawawalang seaman. Viral na viral ngayon social media ang patungkol sa palitan ng mensahe ng nagngangalang alias Low dahil ayon sa kanya ay alam niya ang lugar na tinutukoy ng sikat na psychic na si Jay Costura at alam rin raw niya o di umano ang kinaroroonan ng nawawalang seaman. Ayon sa kanya ay matatagpuan di umano ang nasabing lugar sa Timpas. Yun ay shortcut papunta sa Ruhas. Gaya nga ng sabi ni Jay Costura, sa kanyang paglalakbay gamit ang kanyang baraha ay isang mahabang daan na lubak-lubak, may simento at magubat na angkop rin umano sa lugar na kanyang alam. Kaya nabubuhayan naman ngayon ang pamilyang Bulahan at ang mga netizens na sumusubaybay sa naturang kaso ng bigla ang pagkawala ni Marnil Bulahan. Dahil ito na nga may nagsisiwalat na nasa nasabing lugar na kinaroroonan ng nawawalang seaman. Ayon pa nga sa mga netizens, ay wala naman umanong masama kung susubukan tingnan ang nasabing lugar at hanapin doon si Marnil Bulahan. Baka sakaling ito na ang matagal nang hinihintay ng pamilyang Bulahan na makamit turang hustisya. Ngunit marami naman ang hindi kumbinsido rito dahil marami din rin di umano lugar ang maihihalin tulad sa nasabing lugar na isinisiwalat ni Jay Costura at ni alias Low. Ngunit dahil nga sa desperado na ang lahat na matagpuan na nga si Marnil Bulahan, ay handa di umano ang pamilyang Bulahan na maghanap sa nasabing lugar. Naging viral rin ngayon social media ang patungkol sa maaanghang na palitan ng salita sa pagitan ng misis ng nawawalang seaman at sa kanyang sariling kapatid. Dahil ayon nga sa kanyang misis, ay ginagawa rin di umano nila ang lahat para mahanap ang kanyang mister at nasasaktan di umano siya dahil siya ang idiniin ng kapatid ng nawawalang seaman. Ayon naman sa kapatid ng nawawalang seaman na si Nilmar Bulahan, ay sobrang kaduda-duda di umano ang mga ikinikilos ng misis nito at ng kanyang mga kapatid. Dahil nang magpunta siya sa Ruas di umano para makapag-usap sa anumang dapat gawin para mahanap ang kanyang mister at ang kanyang kapatid, ay nagmamadali di umanong umuwi ang naturang misis at ayaw makipag-usap ng masinsinan. Kaya labis-labis ang kanyang pagdududa sa ikinikilos ng kanyang misis. Ayon na nga rin sa mga taga-NBI na ayaw raw silang harapin ang misis at ng pamilya nito. At kung hindi pa umano sila nagtanong-tanong kung sino ang misis ng nasabing nawawalang seaman, ay hindi nila makikilala. At ang dinadahilan rin di umano ng pamilyang Fuliga, kasama na ang misis ni Marnil Bulahan, kung bakit hindi sila makapunta-punta sa opisina at sa imbitasyon ng mga taga-NBI, ay dahil wala raw silang masasakyan na mas lalong pinagdududahan ngayon ng reporter ni Idol Rafi Tulfo. Dahil ayon sa kanya ay very unusual naman di umano sa isang magkapamilya na dahil lang sila ay walang masakyan ay hindi na nila gusto makipag-cooperate sa naturang investigasyon ng NBI. Kaya pati ang mga taga-NBI ay puspusan ang pag-iimbestiga sa naturang misis dahil may naaamoy rin silang malansang isda rito. Hindi naman mapigilan ng kapatid ng nawawalang seaman na lalaki na si Nilmar Bulahan na siyang nagpupursige para mahanap ang kanyang kapatid. Ayon sa kanya, dapat chila, ikaw ang gumawa lahat niyan kasi nga asawa ka pero di mo nagawa. Kaya doon palang malaking tanong na, pati sa social media, kayo ng pamilya niyo ni isa sa inyo wala man lang nagpost, comments o shared. Bakit ba ano meron na di niyo magawa yan? Alam mo chi, matagal na dapat nakita si Utol kung talagang naging honest ka lang. Kasi kami na pamilya ni Marnel, handa naman tumulong sa'yo kung nakipag-kooperar lang kayo sa amin.
Pero ano ginawa ninyo, mas pinili ninyo pa na manahimik at magtanga-tangahan na kunyari wala kayong mga alam. Kaya ngayon hirap ang mga otoridad sa investigasyon dahil nga walang lead, walang witness. Paano nga magka-witness ikayo nga mismo nakakaalam ng gabi nun sa nangyari kay Utol, kaya walang ibang witness kundi kayo. Ngayon kung may ibang tao mang gumawa, kilala niyo siya. Pero natatakot kayo, magsalita at isakripisyo niyo ang asawa mo at di mo man lang siya ipinaglaban para sa mga anak niyo at mabigyan ng hustisya. Kaya ngayon kung pinuputaktiman kayo ng mga netizens, huwag niyo isisi sa aming pamilya ang mga kahihiyan niyo. Dahil hindi pa matatapos to hanggat di niyo itinuturo kung nasaan si Marnel. At ramdam na ramdam ko din noong unang punta ko sa lugar nila, pagyakap ni Chila sa akin, nanginginig siya at hinihila damit ko. May gusto siya sabihin pero di niya masabi-sabi kasi nga nakadikit din sa kanya ang kanyang pamilya. At ang pakiusap ko na sana huwag niyo na idamay pa ang mga bata sa kasinong alingan ninyo at huwag niyo sila i-brainwash na masama kami at siraan sa kanila. Dahil ikaw mismo Chila, alam mo yan na kami pamilya ni Marnel hindi masama. Mahal namin mga bata dahil pamangkin namin sila at anak ni Marnel. Kaya sa inyo Ashley Tuto, humihingi ako ulit sa inyo ng patawad. Alam ko mga bata pa kayo at di nyo pa alam ang mga bagay-bagay. Pero balang araw, mauunawaan nyo din at maiintindihan ang mga nangyayari. Sa lahat po ng nag-aabang sa case ni Marnel, marami pong salamat sa lahat po ng dasal. Sana po makahanap na tayo ng kasagutan kung ano talaga ang nangyari sa kapatid namin at mabigyan ng hustisya ang pagkawalan niya. Sa tao pong may alam, tulungan nyo po sana kami para makamit namin ang hustisya. Sana po magsalita na kayo ang lahat po ay confidential at meron po kaming pabuya para sa inyo. Please help us to find and give justice for Marnel. Marami pong salamat. Hashtag justice for Marnel. Narito naman ang mga naging komento ng mga netizens. Dapat lang sinusubaybayan ko to. Dapat lang na makita na si Marnel Bulahan. May kapakanan dyan ang asawa, may alam yan, di makapagsalita ng maayos. Halata naman talaga sa kanya na may alam siya. Huwag lang po kayo mawala ng pag-asa. I still support or continue praying sa kapatid niyo po. Ramdam ko po ang sakit bilang isang OFW. Nagsisika para sa pamilya pero masaklap dahil mismong asawa niya din ang may kinalaman sa lahat ng kanyang biglaang pagkawala. Hope and justice for Mr. Marnel Bulahan. Justice for Marnel Bulahan. Guide Lord, mga tumutulong sa nawawalang siman. Para sa kanyang pamilya, bakit itong asawa niya sana noon ka pa nakisimpatya na tapos na sana ito kung noon ka naghahagulgol? Hindi eh, pasulong paatras ginagawa mo ngayon sa kakakunwari nag-aalala. Ang galing mo talagang magdrama. Chila, mahirap magkunwari na concern ka. Sana noon pa nagpakita ka na ng simpatya mo kay Marnel. Hindi ngayon.